Malamang ay nakarinig ka na ng sari-saring kwento ng kababalaghan. Mga kwentong tungkol sa misteryong babaeng nagpaparamdam sa gabi. Mga kwentong white lady, black lady, engkanto at kung ano-ano pa na hindi natin alam. Pero syempre, alam na alam natin ito kung ang usapan ay isesentro kay Lucia Joaquin. Sino nga ba ang babaeng ito? Si Lucia Joaquin ay isang babaeng laman ng sumikat na kwento sa social media noong April 2017 mula sa isang lalaking si Enzo Cruz. Ayon sa kwento, si Enzo ay nagising bandang alas 3 ng madaling araw upang umihi. Sa ganitong pagkakataon, nakakatulog naman agad siya. Pero sa pagkakataong iyon, ay naging mailap ang antok sa kanya. Dito, naisipan na muna niyang mag-cellphone. Nag-browse siya ng kung ano-ano sa kanyang Facebook nang bigla na lamang mag-chat sa kanya ang isang Lucia Joaquin na hindi naman niya kakilala. Nais nitong makipag-usap dahil nalulungkot umano ito. Sa ganung oras ay pumayag naman na siya. Nagtuloy ang usapan hanggang sa naging matanong na ito sa kung bakit siya nagising sa ganung oras. Saka nagpahiwatig na baka umano may gumising sa kanya. Mas lalo pang naging masigla kausap ang babae at nilulunod siya sa mga papuri tungkol sa kanyang physical appearance. Giit nito, napakagwapo niya at mukha pang bata at nagpahayag rin ito ng paghanga sa kanya. Pinagmasdan umano kasi nito ang kanyang larawan, pero nang tignan naman niya ang timeline nito ay wala naman itong mga post at ang profile picture nito ay napakadilim. Bagong gawa lamang umano kasi ang account ni Lucia at madilim sa kanila. Kapwa sila nalibang sa isa't isa nang biglang magpaalam si Lucia na gagawin siya nitong close friend sa Facebook. At dahil close friend na nga sila, kailangan raw na may picture sila ng magkasama. Ang walang malay naman na lalaki ay madaling napapayag at sinabi pa niyang magpicture na lamang sila ng magkasama kung magkikita sila. Nasa ganoong usapan sila nang mag-vibrate ang isa pa niyang cellphone na nasa mesa. Nang buksan niya ito, ay bigla na lamang nag-flash na parang sa camera. Nagtuloy naman ang usapan nila ni Lucia hanggang sa ipaalam nito na may bago siyang uploaded photo na tinignan naman ni Enzo sa timeline nito. Pero laking gulat niya sa kanyang nakita. Sa picture kasi, naroon siya sa kanyang higaan habang si Lucia ay katabi niya at nakangiti sa kanya. Nag-viral ito kasama ng libu-libong shares at comments na halos lahat ay pawang katatakutan. Target kasi umano ni Lucia ang mga lalaking may itsura. At ang kriteriya nga sa pagpili ng biktima ay una, dapat ikaw ay makisig na lalaki. Pangalawa, dapat mag-isa ka lang. At pangatlo, dapat ay may access ka sa Facebook at mayroon kang device na ginagamit upang ma-access ito sa oras na iyon. Katunayan, kumalat pa nga ng mga panahong iyon ang mga katatakutan na dapat nang mag-ingat ang mga makikisig na binata dahil sa banta ni Lucia Joaquin. Ngunit sino nga ba ang babaeng ito? Maraming nagsasabi na hindi naman totoo si Lucia Joaquin at ang Enzo Cruz sa kwento ay isa lamang karakter. Bagamat maraming Enzo Cruz sa Facebook, maaaring iba ang nasa kwento. Kumalat ang mga theories at explanation lalo na sa Facebook at ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga ito. Unang explanation, si Lucia Marfori Pekem Joaquin ay isang American girl na ipinanganak taong 1996. Nag-iisa siyang anak na babae at ikinulong siya ng kanyang mga magulang sa isang madilim na silid. Bihira lamang niyang masilayan ang araw at napabayaan na rin siya ng kanyang mga magulang. Mahilig ito sa chocolates kaya naman nagkandasira-sira na rin ang ipin nito. Wala rin itong nakakausap sa madilim na silid na iyon kaya naman pautal-utal ito magsalita. Medyo may kaibahan rin ang itsura niya kaya naman medyo pinangingilagan. Ang litrato umano niyang kumakalat ay kuha 3 araw bago siya pumanaw. Ang kwentong ito ay kumalat pero sa ilang komento ay imbento lamang umano ito. Kumbaga,
pandagdag lamang sa nauna ng kumalat na kwento tungkol kay Lucia. Ikalawa, may mga netizens na nagbigay ng posibleng paliwanag sa pinanggalingan ni Lucia. Mayroon kasing istorya na isinulat si Naruel Arhanes at Rayleigh Sheno. At ang nasabing story ay base sa true-to-life story ng babaeng si Luciana San Pedro na pinatay at pinugutan ng ulo ng magnanakaw na pumasok sa kanyang tahanan. Ang oras ng kanyang kamatayan ay saktong alas 3 ng madaling araw. Natagpuan ang kanyang bangkay ng alas 6 ng umaga. May mga kapitbahay kasi siyang nakikiigib noon at ang mga ito ang nakatagpo sa kanyang bangkay. Sa galit, naghihiganti si Luciana at lumalabas ng alas 3 ng gabi. Karaniwang nagpapakita siya sa mga umiigib sa kanyang tahanan at sa mga lalaking nagigising tuwing alas 3. Pinaiksi lamang ang pangalan ni Luciana at naging Lucia. Ang Joaquin naman ay translation sa Greece ng The Dawn Spirit. Bagamat wala namang sapat na ebidensya na naghihiganti ang kaluluwa, maaaring galing rito ang kwento ni Lucia Joaquin. Katunayan, naipalabas pa nga umano sa Soko noong araw na mga patay ang kwento ni Luciana. Tungkol naman sa larawang kumakalat, ang larawan na profile picture umano ni Lucia Joaquin, ito umano ay ang cat witch na si Dorothy sa movie na The Portal to Catlandia. Samantala, kung gagamit ka ng Google Translate at itra-translate mo sa Greek ang mga katagang The Dawn Spirit, ay hindi naman Joaquin ang lumalabas. Kung hahanapin ko naman sa Google ang movie na nabanggit, ay hindi naman ito lumalabas. Pero kung isesearch mo naman ang kwentong Luciana San Pedro, ay totoong nag-e-exist ito. Isa pang teorya, may mga nagsasabing si Lucia Joaquin umano ay kapatid ni Valak sa horror movie na Danan. Si Lucia ay pinaslang ng kanyang nobyo at ginahasa ng mga kasama nito. Bago malagutan ng hininga, ay isinumpa niya ang mga ito at paulit-ulit na sinabi ang katagang, "I'll stress, I'll stress." Hindi lamang iyan ang umiikot na teorya at kwento-kwento sa pinanggalingan ni Lucia Joaquin. Ngunit ano't ano paman, hindi tayo maaaring padaig sa ating mga takot. Kung minsan kasi ay gawa-gawa lamang ang mga ito para sa layong katatakutan o katatawanan para sa iba. Habang ang ilan naman na takot ay halos hindi na makatulog nang walang katabi o kasama sa kanilang mga silid. Kaya naman, palaging tandaan na ang takot ay gawa lamang ng ating isipan at ang takot na ito ay madadaig ng lakas ng loob. Isama pa ang maayos na pagpili ng mga datos na paniniwalaan o susundin. Isa pa, hindi rin naman masama ang maniwala sa mga ito. Basta't huwag lang tayong papasakop rito at palaging tandaan, walang hindi nagagawa ang panalangin.